bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga video. For today's video, i-share ko sa inyo yung journey ko sa aking pagbubuntis hanggang sa aking mga anak. So without further ado, let's get started in propaso. Bali, buyat na nga aking naranasan after kong maanak. So, bali yung nung nagbuntis ako, una, hindi ko alam na buntis ako kasi hindi ko expect na magbuntis ako. Hinitay ko muna yung mag 1 month bago ako nag-CT, sigurado siya ng buntis ako. So, ayun, nag-CT ako, positive na siya. After nun, nagpa-check-up na ako sa office. Akala ko, maganda yung sound sa YouTube, kaya balak talaga dun sa office na yung mga. Pero, sa una, sa kanya ako nagpa-check-up. Sabi niya, yalan daw yung last ko. Eh, hindi ko expect na mapupuntis ako. Kaya hindi ko tinandaan yung aking last mens. So, ang ginawa niya, pina-ultrasound niya ako. So, ayun nga, confirm na buntis ako sa aking anak. So, doon nagsimula yung gastos. Kasi nakita niya may dugo sa aking matres, pinigyan niya ako ng pampakate. So, ayun. Yun ang discussion. So, bali, sabi ko, kapag nag-insist ka ngayon, eh, sobrang gastos na ito yung dati na swerte mo na lang kung maganda yung health mo, tapos kaya mo yung mga anak sa mga laiking na mura. Ibang anak, pesos lang yung binabayaran. Maganda pa yung lugar. Like, kung malakas yung loob mo, pwede ka doon. Pero ngayon, kapag nanganak ka, nagpa-check up ka sa private office or nagpa-private doctor ka, magastos na tulad sa mga vitamins, laboratory. Kasi dami ko pinagdaanan yung nagkaroon ako ng dugo sa matris ko. Binigyan ako pampakabit. Tapos, ninonitor yun. Nagpa-ultrasound ako 3 times kasi nga hanggat hindi siya nawawala, binibigyan ako ng pampakabit. Tapos, after nun, nagka-infection ako dahil maselan ako. Hindi ako umiinom masyado ng tubig. Yung binigay na antibiotics is 45 pesos bawat isa. Tapos, nung magbandang 8 months na, sinirap ulit ako dahil sa tubo. Binigay na ako ng request para pagpatest ng tubo. Ayun. Meron akong glucose. Ang tawag nito? Gestational diabetes. Kaya, bumili ako ng pag-test sa dugo, tapos nag-monitor ako, tapos nag-diet. Kung hindi ako nag-diet, may mag-i-insulin ako. Yung paa mo. So, ayun. Tapos, nagkulang yung, kumbaga, konti lang yung tubig ko dun sa baby. Dun sa pinagpapansin ko ng doktor. Kailangan 4 liters yung inainom ko a day. 2 litrong tubig, 2 litrong calcium. So, ayun, nag-diet ako bago ako manganak. Kasi kung hindi, insulin yung mangyayari. So,
nakakuha ko dun sa contest ko. So, ayan, kung magpunta sa kahit sa public, sa pamagpatsema, magastos rin lang na kung may problema ka. Ano lang yung nalang maganda yung health mo. Pinagdaanan ko nung nag-lay ko hanggang sa panoon nito. Alam ko niya binibidyo siya. So ayun, yun yung summary na aking pag-ibotis ang mga sanangala ako. Thank you for watching. See you in my next vlog, guys.